Ang cute naman magkape dito kasi tingnan nyo, literal na iced coffee. Yung kape ba naman nasa mismong yellow tapos lalagyan mo na lang to ng gatas at ikaw na rin magtatantsa ng sugar. At meron nga rin pala ditong chicken wings na only rice at only drinks. Dito lang ito sa may connection sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Malapit lang ito dito sa may Antipolo District Hospital at sa harap nito matatanaw nyo na yung connection. Yung store hours nila kapag weekdays 4 PM to 11 PM at kapag weekend 3 PM to 11:30 sila ng gabi. Kung magda-dine in kayo dito, malawak yung place nila, malinis at naka-air condition pa. Dalas nga namin itong nadadaanan dito sa Antipolo kaya sabi ko i-try naman namin. Dalawang beses pa lang kami nakapag-try dito at yung unang beses, nagkape kami at nag-fries. Sa kape, ito yung in-order ko yung kanilang signature na 98 pesos. Yung ganito palang style lang kape sa una milky. Pero habang tumatagal, pag natutunaw na yung yelong may kape, mas lalong tumatapang na yung lasa nito. Ito naman yung kay Maynard, yung Cory Cohey. Nagustuhan din namin to kasi mas lasa yung kape at hindi ganong matamis. Sa snacks naman, umorder kami ng fries na 128 pesos. At meron tong kasamang special sauce. Sa timpla ng fries nila, meron itong asin at cheese. Sa snacks nila, ito nga pala yung pinakamura guys, kaya kung pupunta kayo dito, magready kayo ng budget. Sa pangalawang pagpunta namin, umorder naman kami ng mga chicken wings. Ito yung kanilang set meal B, na may isang tonkatsu, apat na flavored chicken wings, at dalawang flavored rice. May kasama nga rin pala itong drinks. Sa order naman ni Maynard, ito yung sulit meal B, na may 3 pieces flavored chicken wings, only flavored rice, at only drinks. Self-service dito, kaya kanya-kanyang kuha na lang na yellow at drinks. Pag order namin, mga 15 minutes lang kami naghintay at naiserve na to sa amin agad. Masarap yung mga flavor nila dito ng chicken wings kasi hindi ito powder at homemade pa lahat. Dalawang flavor yung pinili ko para sa set meal B. Una, ito yung butter garlic with cheese. At ito naman yung sweet smoke. Sa garlic butter with cheese, mas nangingibabaw yung lasa ng butter dito. Nasarapan nga ako kasi medyo may pagkatamis yung lasa nito. Yung isa pang flavor na matamis din, itong sweet smoke. Parang may pagka-barbecue nga yung lasa nito pero matamis. At para naman sa mahilig sa maanghang, yung piliin nyo itong honey spicy. Masarap yung pagkakaluto nila sa chicken kasi hindi toyo at juicy pa. Sa sukat naman ng chicken wings nila, mas maliliit yung nasa set B. At mas malaki naman itong nasa sulit meal. Sa lasa naman ng flavored rice nila, talagang lasa mo yung garlic dito sa rice nila. Kaso medyo malata yung pagkakaluto nito. Ito naman yung isang tonkatsu na kasama sa set B. Pwede nyong palagyan ng flavor to pero mas pinili kong plain lang. Malambot yung pork sa loob at kahit plain lang tong pinili ko, malasa na. Kaso medyo makapal yung breading nito. Iced tea yung sinaserve nila para sa only drinks. Matabang yung pagkakatimpla nito pero parang pa-free na lang kasi to sa mga customer. Ito pa yung buong menu ng connection. Nandito na yung mga presyo para makapag-budget kayo bago kayo makapunta dito. Marami pa kaming mga pasyalan, food trip at kapihan na pupuntahan ni Maynard. Kaya para updated kayo sa mga dadayuhin namin, huwag niyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Bye!